Hello guys, kumusta kayong lahat? Kung bago po kayo dito, my name is Joy and I make videos about motherhood and lifestyle. Nagising ng sobrang aga si Luna at si Lucas kanina. Pinakain ko lang sila ng umagahan tapos ako diretso trabaho na. Ito rin yung linggo kung saan sunod-sunod kami nagkasakit dito sa bahay. Kahit na anong iwas at pag-aalaga ang ginagawa ko para hindi kami magkasakit dito sa bahay, talagang hindi may iwasan. Lalo pat si Luna nagsuschool. Dala na rin siguro ng pabago-bagong panahon. Kumusta mga weather dyan sa inyo? Dito kasi sa amin sobrang bipolar. And kung may nanonood dyan sa inyo na taga dito sa Ohio, I'm pretty sure makakarelate kayo. Dahil nga sa maagang nagising si Luna at si Lucas, di na rin ako nakapag-asikaso ng sarili kanina. Kaya on my first break, ang ginawa ko, naligo na agad ako. Pagkatapos ko maligo, nag-work lang ako saglit, tapos diretso na agad sa kusina. At dahil nga sa may sakit si Luna, hindi rin siya papasok sa school. Para sa tanghalian ng dalawang bata, ginagawan ko lang sila ngayon ng hotdog, tapos kagawa rin ako ng spaghetti. Super quick and easy na alam kong kakainin ng dalawang bata, lalong-lalo na si Luna na sobrang picky. May nagtanong pala sa akin kung kumakain kami ng kanin sa umaga. Most of the time, tinapay, itlog, prutas, kape, at kung ano man yung maihahanda kong umagahan ng dalawang bata na request ni Luna. Minsan lang talaga kami magkanin at depende lang sa mood. Kumakain ako ng kanin one or twice a day na lang. Si Luna yung sobrang mahilig sa rice, tapos naman si Lucas mahilig sa pasta. Kaya kami na ng asawa ko yung nag-a-adjust sa mga kainin at lulutuin ko. And yes po, I do meal plan. Like I said, nagpa-process lang talaga ako kapag merong plano. I plan almost everything. Kapag man ako mag-grocery, tinatanong ko na yung asawa ko kung ano mga gusto niyang kainin sa mga susunod na linggo. I check what we have sa fridge and pantry, tapos dun ko binabase kung ano yung mga bibilhin ko. Back to our video, may leftover ako dito na adobo galing sa RK. And bago pa masayang, naisipan ko na gumawa na lang ng adobo rice. Nag-isa lang ako ng garlic, tapos inad ko na yung leftover adobo. And then I used the leftover rice from last night. Ito na yung magiging tanghalian namin ni Mister, tapos magpiprito na lang ako ng itlog. Less than 10 minutes drive lang yung trabaho ng asawa ko dito sa bahay, kaya every lunch break umuwi siya. Sobrang laking tipid din na yung asawa ko umuwi para dito na lang magtanghalian kaysa bumibili ng pagkain sa labas. And on the plus side, alam ko na okay yung kinakain niya. First time kong gumawa ng adobo fried rice and talagang uulitin ko pa to guys kasi sobrang sarap. Gawa tayo ng breakfast burrito para sa breakfast ng aking asawa bago siya papasok ng work. I'm using 5 eggs. Na-share ko na to dati sa inyo kung paano ko gumawa ng breakfast burrito. Ngayon, ang naiba lang is yung sausage na gagamitin ko. Luna's eating some ramen. Pasensya na burrito. You're doing good. Oh, thank you. Daddy is crazy. Yeah, Daddy! You're crazy! Add natin yung salt, pepper, and then this type of sausage, some not cheese, again. And then our spinach, salt and pepper, olive oil.
Out of sand, reaching for